Yo mga kamao, pound for pound, sports nga pala. Vasily Lomachenko, may kalaban na sa darating na summer. At pag-atras ni Teofimo Lopez sa rematch nito, pag-usapan natin yan. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe for more Pound for Pound Sports. So ayun nga mga kamao, ayon kay Sean Jones ng Boxing News 24, ang laban sa pagitan ni Lomachenko na may kartadang 14 wins, 10 KOs at may dalawang talo laban kay Masayoshi Nakatani ng Japan na may kartada namang 19 wins, 13 KOs at isang talo ay magsasagupaan sa darating na summer bilang main event ng ESPN at gaya ng inaasahan na ito nga ang magiging main event pag ito ay nangyari. Inihayag din ng network na ang former 3 Division World Champion na si Lomachenko na may edad na 33 at ang nasa mataas nga na ranking na si Nakatani na number 6 sa WBO, number 7 naman sa WBC at number 10 sa IBF Lightweight Contender ay maghaharap upang magbakbakan. Ito'y magandang laban at tiyak na dadalhin ang panalo sa posisyon para i-challenge ang apat na world titles sa 135. Si Lomachenko, na may 5'7 ang taas, ay kailangan pag-aralan kung paano harapin ang matangkad na si Masayoshi kung gusto nitong magwagi. At kamakailan lang, si Lomachenko at ang WBC lightweight champion na si David Haney ay nagpalitan ng salita sa social media tungkol sa pag-aharap ng dalawa. Subalit sa kinasamaang palad ay wala namang tawag na nanggaling mismo sa kampo ng management ni Haney para matuloy ang laban. Binanggit ni Lomachenko na buo na daw umano ang isip ni Haney na lalabanan daw nito si Jorge Linares nung nakikipagpalitan ito ng mensahe sa kanya. Si Lomachenko nakagagaling lang sa isang right shoulder surgery nang sinundan ng isang 12 rounds na naging bakbakan nito kay Teofimo Lopez nitong October 17th sa kanilang pay-per-view fight ng ESPN sa Las Vegas, Nevada. Lumabas na lumaban itong si Lomachenko ng technically ay isang kamay lang dahil hindi pa umano 100% ang kondisyon ng shoulder nito nung lumaban sa mas malaki at batang si Teofimo Lopez. Gayunpaman, maganda ang pinakita ni Lomachenko na makuha ang 5 rounds mula sa huling 6 na rounds para sa mata ng mga boxing fans. Ang pagkatalo ni Loma ay siyang pagkawala ng WBA, WBC at WBO 135 titles at inaasahan itong mabawi sa rematch. Pero walang plano si Teofimo Lopez na bigyan si Lomachenko ng 2nd laban dahil nagdesisyon si Teofimo na depensa ng 4 na titulo nito laban sa kanyang IBF mandatory na si George Cambosos Jr. sa isang mababang level na laban kaysa sa isang mataas na risk kay Lomachenko. Malinaw na pinakikita sa mundo ng boxing na ayaw ni Teofimo isugal ang tsansa nito kay Lomachenko. Sa halip, mas gusto nitong gatasan ang mga titulo nito kaysa labanan muli si Loma at matalo. Natawa na lang ang Ukrainian fighter sa nakakatawang desisyon ni Teofimo na hindi ito harapin sa rematch at ipinaalam nito na maaaring mawala lahat ng pinaghirapan niya kung haharapin muli si Lomachenko sa 2nd bakbakan. At sa ngayon, ang naoperahang balikat ni Loma ay 100% ng magaling at ayon sa ESPN, hindi ito magiging problema na harapin ng halos 6-footer na si Nakatani sa darating na summer. Magiging malaking laban ito para sa 32-year-old na si Nakatani na kagagaling lang sa isang malaking pagkapanalo nito sa minsang pinag-uusapang si Felix Verdejo nitong nakaraang December 12 sa Las Vegas. Naging maganda ang pinakita ni Nakatani nang pigain nito si Verdejo at nakuha pa nitong pabagsakin si Verdejo bago tapusin ito sa 9th round. Habang ang naging laban naman ni Nakatani ay nagresulta sa isang 12-round unanimous decision. Ngunit isang kontrobersyal na pagkatalo nito kay Teofimo Lopez nitong July 2019 sa Las Vegas. At ang laban na yon ay isang robbery sa mata ng mga fans na nakasaksi dahil halata ang pagkabugbog ni Teofimo at naubos ang lakas nito sa 2nd bahagi ng 12 rounds gaya ng ginawa ni Lomachenko na isang kamay lang umano ang gamit. At ang naging score sa laban ni Nakatani at Lopez
ay isang nakabibiglang desisyon mula sa hurado na 118 to 110, 119 to 109 at 118 to 110 habang si Jones mismo ay iniskora ng laban ng 115 to 113 para kay Nakatani. Dahil mas magaling na fighter si Nakatani nung gabing iyon kaysa kay Lopez na kung saan inexpose ni Nakatani ang stamina nito gaya ng ginawa ni Lomachenko. Ano sa tingin niyo mga kamao ang mangyayari kung matuloy ang rematch ni Lomachenko at Lopez? Mabawi niya kaya ang kanyang titulo? Manalo kaya si Lomachenko sa matangkad na si Nakatani? Comment down below your opinion at bilang suporta sa ating munting channel ay huwag kalilimutang i-like, share at mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli at ito ang Pound for Pound Sports.